Hi, good afternoon, crafters. Maraming nagtatanong sa ating page and sa ating YouTube channel, even dun sa personal messenger ko, kung ano yung ginagawa natin ng mga food trailer, no? Nagsimula to nung medyo napili tayo ng isang customer natin, gumawa ng isang food stall sa BGC, no? And that's a coffee stall. And then after that, may mga nag-inquire sa atin paano naman kung merong gulong at pwedeng hilahin yung mga food trailer. So we built another one for roadside burger para dun sa Isabela. Ngayon naman, itong ating isang maliit na project for Rub and Smoke, ni-request na tayong gumawa, no? It's a test build inspired ng isang horse trailer, no? Kung napansin nyo, medyo pointed yung harapan kasi inspired to sa isang horse trailer build in Europe. Ang lapad niya, nasa 1.8 meters, kasama yung mga fender niya, yung gulong niya, nasa 2.3 meters. Yung haba naman niya, 4.1 meters, no? Ganun siya kahaba. Yung height niya, without the signage, nasa 2.6 meters, no? Enough na yung ceiling height para makapagtrabaho na maayos dun sa loob. Rani, paso nga sa loob para makita nila yung ano yung height dun sa ano. So, si Rani is about 5'9 or 5'10 in height. Pag nasilip niyo po, meron pang enough space dun sa ceiling niya to para hindi naman masyadong nakayoko, no? Haba niya, siguro good enough for 2 to 3 persons na nagtatrabaho sa loob. Full stainless siya, labas-loob. Yung labas natin is made of checkered stainless sheet. And then, stainless din yung plain sheet natin sa taas. Curved yung ibabaw niya. And then yung loob naman niya is made of 304 stainless, no, for para food grade. He has a tow hitch na kayang hilahin ng pickup and kotse, kaya rin dahil sa magaan naman, ano, kung magkakaroon ng hitch yung kanilang mga sedan, kaya namang hilahin kasi hindi naman siya ganong kabigat, no. Itong mga signages na nakikita ninyo, Rub and Smoke, this is additional na, no, parang Panaflex type or box type na mga signages na pinagawa na sa signage companies, no? Ang kasama sa trailer natin, the full build, kasama yung tow hitch, yung mga lightings niya. You have surface lights doon sa ceiling, merong breaker, merong mga saksakan and outlet on both sides. Pag pumasok kayo dito sa loob, makikita ninyo, ito magkakaroon to ng pintuan, no? So more likely, aluminum door, mas magaan siya. Sa loob, meron siyang fryer and meron siyang flat griddle and sink, no? You have two counters, no? So, nakapag-prepare ka dito ng food, you can serve the food here. Ito, 304 stainless din. So, from your cook area to your counter, service counter, you have enough room to make burgers or sandwiches or yung mga dishes natin, no? And then, meron din preparation counter dito sa likod. Open din siya with window para through and through yung hangin. And then, you can prepare and slice your preparation for your food. You have a sink din dito. And then, fryer, may mga saksakan sa gilid. Checkered stainless din para hindi masyadong madulas dun sa baba, sa sahig. And open lang siya, no? So, you can put your cooler, your fridge, warmer, LPG tank. LPG tank sa labas actually sa naka-ano yung LPG tank, no? Para in case may leaks, safe yung stuff dito sa loob, no? As you can see, onin yung ating mga window, no? So it's easier to lock. May lock siya sa ano, loob, para hindi mabuksan sa labas. Then if you have to open it, it's hydraulic, no? Naka-gas strut siya. It's easier to put up and down, no? You have roadworthy mga under chassis parts. You have leaf spring and yung wheel hub bearing and malaki yung gulong natin. This is 15s na ginamit natin to elevate talaga yung food truck natin or food trailer natin. We had one na ginawa namin, biniyahin namin for 10 hours going to Isabela. Tried and tested yung mga trailer natin. Kaya niyang bumiyahin ng malayo, no? Alright, so that's it. It's a good investment compared doon sa mga magtatayo ka ng brick and mortar or mga concrete na store. Siguro isang option din is having a food trailer kasi anything happens because of the lessons that we've learned from the pandemic, pwede mong hilahin anytime yung food trailer at lahat ng gastos mo ay sa'yo, no? So, you don't have to go through the hirap na isasara mo yung store. Then, lahat ng mga pinagawa mo dun sa brick and mortar mo, concrete store, you left everything behind, no? But this one, it's all yours. You can put it in your garage. Pwede kang lumipat ng pwesto kung medyo matumal dun sa lugar na pinapwestuhan mo. You can join bazaars and pop-up na pwede mong puntahan, palipat-lipat ka ng pwesto. Alright, so yeah, that's basically it. I'm happy with this build. Ano naman tayo, custom build naman tayo. So we can do a lot of changes with the design. Pwedeng box type lang siya, rectangular lang siya. Mas malaki yung work area and workspace. So if you have anything like that in your mind and you really want to go for a food trailer, you just contact us, send us a DM, email us, and call us at Barrel Pro Ironworks. So we don't just build smokers and grillers. Now we are also building food trailers. Alright? Hope you learned something about the food trailers and see you on our
our next video. Thank you very much and smoke on!